Umako tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan ng Panginoon. Psalm 22. Babasahin natin mula verses 22 hanggang hanggang 24. Pero ang patutunan natin ng pansin ay yung verse 22. Psalm 22 verses 22 hanggang 24. Sa aking mga kapatid ay ipahayag ko ang iyong pangalan. Pupurihin kita sa gitna ng kapulungan. Kayong natatakot sa Panginoon, magpuri kayo sa Kanya. Kayong lahat na binhi ni Jacob, luwalhatiin niyo siya at magsitayong may paggalang sa Kanya. Kayong lahat ng mga anak ni Israel. Sapagkat hindi niya hinamak o pinapotan man ang kadalamhatian na nagdadalamhati at hindi niya ikinubli ang kanyang mukha sa kanya, kundi pinakinggan nang siya'y dumating sa kanya. At muli sa Hebrews 2 verse 12. Pero babasahin natin mula verse 11 hanggang 13. Ang pagtutunan lang natin ng pansin ay yung verse 12 bilang may kaugnayan ito sa Lord's Day 12, yung unang bahagi ng Lord's Day 12, question and answer 31. Verse 11, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa, dahil dito hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno, at muli, ilalaga ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At narito ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism na may kaugnayan sa lahat ng talata ng Biblia at sa iba pang talata ng Biblia na pumapatungkol sa pagiging propeta o yung katungkulan ng Panginoon sa Kristo bilang isang dakilang propeta o bilang punong propeta at guro. Meron dalawang tanong ang Lord's Day 12, question and answer 31 at question and answer 32. Pero ang pagtutunan natin ng pansin ay yung question and answer 31, yung unang bahagi lamang ng question and answer 31. Yun lamang ang aking babasahin. Question 31, bakit siya tinawag na Kristo na siyang pinahiran? Sapagkat siya ay tinalaga ng Diyos Ama, at pinahiran ng langis sa pamagitan ng Espiritu Santo upang maging ating punong propeta at guro na siyang lubos na naghayag sa atin ng lihim na panukala at kalooban ng Diyos patungkol sa ating katubusan o kaligtasan. At palainawa ang pagbabasa ng salita ng Panginoon sa ating mga puso at maging ang pagbabasa ng Heidelberg Catechism Lord's Day 12, yung first part. Mga minamahal, ang pagiging propeta, hari at pari ng Panginoong Jesucristo ay laging merong kaugnayan sa ating kaligtasan. Hindi ito isang bagay sa ating doktrina na walang kinalaman sa ating kaligtasan. Ito ay bahagi ng ating ebanghelyo. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay bilang pari na siya ang namamagitan sa Ama, na siya ang merong daladalang alay upang maging katubusan ng ating mga kasalanan, na sa pamagitan ng kanyang kamatayan, inialay niya ang kanyang buhay bilang isang pari at inialay niya ang isang kordero na walang kapintasan. At ang korderong iyon ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Bilang isang punong pari, siya ang dumako sa kabanal-banalang dako ng Panginoon, kung saan ang may karapatan lamang doon sa Old Testament ay ang mga punong pari. Ngunit kinakailangan nilang maglinis, kinakailangan nilang pakabanalin ang kanilang mga sarili. At sino man matagpuan hindi banal ay mamamatay bilang isang punong pari. Ngunit ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo ay walang kakayanong magkasala at walang bahid ng anumang kasalanan. Kaya siya ang nakapasok sa kabanal-banalang dako ng Panginoon, sa templo ng Panginoon. At daladala niya ang kanyang buhay bilang alay o sakripisyo pang kasalanan. At ganun din namatay din ang Panginoong Jesucristo bilang pari. Kanyang nagapi ang lahat nating mga kaaway, ang sanlibutan, ang diablo at ang ating mga budhi.
At maging ang kamatayan, ang kahuli-hulihan nating kalaban, kaaway, ay ang kamatayan na pagtagumpayan ng Panginoon ng lahat ng ito bilang hari. Sa kanya pinagkaloob ng Panginoon ang kaharian ng Diyos at bilang tagapagmana ng trono ni David ay meron siyang buong karapatan sa trono ng ni David na sa pamagitan ng kanyang pamatayan ay nagkaroon siya ng lahat ng kapangyarihan at otoridad ng lahat ng bagay sa langit at bagay sa lupa. Kanya na pagtagumpayan ang lahat nating kaaway at siya ay bumalik sa Panginoon, bumalik sa Diyos Ama nang mayroong buong katagumpayan bilang hari na mayroong kapangyarihan at autoridad. Ngunit huwag natin kakalimutan na ang Panginoon sa Kristo rin ay namatay bilang isang propeta sapagkat sa pamagitan ng kanyang pagdurusa, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na muli, pag-akyat sa langit, at muling pagbabalik, siya ay umiiral bilang isang propeta sapagkat siya ang kapahayagan ng Diyos. Siya ang kapahayagan ng tipan, siya ang kapahayagan ng pakikipagkaibigan ng Diyos, at siya ang kapahayagan na ang Diyos ang kaligtasan. Sa kamatayan ay pinahayag niya na siya ang kabanalan at katuwiran ng Diyos at siya ang dakilang pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Panginoon para sa kanyang bayan. At ipinakita din niya sa kanyang kamatayan ang walang hanggang katarungan ng Diyos. Nang hinihingi ng Diyos ay ang kamatayan at ito ang pinagkaloob niya sa Ama at nasayahan ng Diyos at tinanggap ng Diyos ang kanyang kamatayan bilang kasiyahan para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang kamatayan din, kanyang ipinahayag na lahat ng wala kay Kristo, lahat ng hindi pinagtubusan ng kanyang dugo ay mapapahamak sa labas ng kanyang kaharian, sa labas ng tipan ng Panginoon. Kaya mahalaga sa atin na si Kristo ay namatay at nagdusa bilang hari at bilang isang propeta. At ang pagkakatalaga na ito ay ang pagkakatalaga sa kanya ng Diyos para sa isang gawaing may kaugnayan sa kalooban ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan mula sa sanlibutan at mula sa diablo. Nung itinalaga ng Panginoon ang ating Panginoon Jesucristo bilang propeta, pari at bilang hari, ito ay merong kaugnayan sa kalooban ng Diyos na iligtas tayo mula sa sanlibutan at mula sa diablo. Kaya ito ang sinasabi natin na si Kristo ang karunungan, si Kristo ang salita ng Diyos, na sa lahat ng kalooban ng Diyos, doon lamang umiikot yun kay Kristo. At mula kay Kristo ay dumadaloy ang lahat ng pagpapatupad ng kalooban ng Diyos sapagkat siya ang itinalagang hari, pari at propeta ng Panginoon. Walang ibang itinalagang hari at pari at propeta ang Panginoon maliban sa ating Panginoon Jesucristo. Ang totoo, lahat ng pagkahari, lahat ng pagkapari at lahat ng pagiging propeta ay nakadepende lamang sa pagtatalagang ito kay Kristo. Ito ay pagtatalaga kay Jesucristo upang luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Nung itinalaga ng Diyos si Kristo bilang hari, pari at propeta, ito ay merong layunin na luwalhatiin ang kanyang sarili sapagkat si Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos. At kay Kristo nahayag ang pagka-Diyos at kay Kristo nahayag ang lahat ng katangian ng Diyos at kay Kristo nahayag ang lahat ng kalooban ng Diyos. Si Kristo ang kaluwalhatian ng nag-iisa at tunay na Diyos. Siya ang larawan ng nag-iisa at tunay na Diyos. Wala nang iba. Kaya merong layunin ng Diyos na luwalhatiin lagi ang kanyang pangalan, lalo na sa pagtatalaga kay Kristo bilang hari, pari at propeta. Si Kristo ang pangunahin sa lahat ng mga itinalaga ng Diyos. Na lahat ng mga itinalagang ito ng Diyos ay tungo sa kaluwalhatian. Ito yung tinatawag nating predestination o yung election. Nang lahat ay tinalaga ng Diyos para sa kaluwalhatian, si Kristo ang pangunahin sa lahat ng ito. Si Kristo ang ulo sa lahat ng ito. Kung paano ang lahat ng bagay ay tinalaga alang-alang kay Kristo,
na lahat ng bagay nagkakalakip-lakip at nagsasama-samang sama-samang nagkakaisa sa persona at mga gawa ng Panginoon sa Kristo, ay gayon din ang election o yung pagtatalaga ng Panginoon sa kanyang bayan o sa kanyang iglesia tungo sa kaluwalhatian o tungo sa kaligtasan. Siya ang ulo ng lahat ng mga itinalaga ng Diyos. Sa kanya nakasalalay ang ating paghihirang. Sa kanya nakasalalay ang ating election. Hindi tayo pipiliin ng Panginoon tungo sa kaligtasan, hindi tayo itatalaga ng Diyos tungo sa kaligtasan, malibang maitalaga muna si Kristo bilang ating ulo at bilang ating tagapamagitan. Malibang maitalaga muna si Kristo bilang hari, pari, at propeta, hindi imposible para sa atin na tayo ay maitalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ngunit dahil itinalaga muna si Kristo bilang hari, pari, at propeta, na italaga tayo ng Panginoon alang-alang sa pagtatalaga ng Diyos kay Kristo. Lahat tayo ay nakadepende bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalang Jesucristo ay ang kumpletong pangalan ng ating tagapamagitan, ang kumpletong pangalan ng ating tagapagligtas, ang kumpletong pangalan ng ating Panginoon na nagsasabi ng kanyang kaluwalhatian bilang Diyos ng kaligtasan, na yung pangalang Jesucristo ang nagsasabi na siya ay merong kaluwalhatian katulad ng Diyos, na siya ay Diyos at siya ang Diyos ng kaligtasan. Yung pangalang Jesus, si Jehovah, ang kaligtasan. At hindi lamang yun, na yung pangalang Kristo ay tumutukoy sa kanyang katungkulan o tungkulin ng mga gawain na iniatang sa kanya ng Diyos bilang tagapamagitan. Ito yung kompletong pangalan ng Panginoon, Jesucristo. Tumutukoy sa kanyang kaluwalhatian, walang hanggang kaluwalhatian, bilang nag-iisa at tunay na Diyos, bilang pangalawang persona, nakapantay ng Diyos. At tumutukoy rin ang pangalang Kristo, ang kanyang pangalan, ang kanyang titulo bilang Kristo. Tumutukoy ito sa kanyang mga gawain o tungkulin na iniatang sa kanya ng Diyos. Malinaw na ang kanyang pangalan ang siyang tumutukoy sa kanyang persona at sa kanyang mga gawa. Sa bawat linggo na kinoconfess natin yung Apostles' Creed, sa bawat linggo na sinasambit natin yung pangalawang artikulo na kay Kristo Jesus na buktong na anak niya, ating Panginoon, na tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus na buktong na anak ng Diyos, ating Panginoon, na sa tuwing kinoconfess natin ito at pinapahayag natin sa tuwing araw ng Linggo, at ito ay nagmumula sa ating mga puso, ito ay sinasambit natin na may kaunawaan at hindi natin ito sinasambit na para bang ito ay kaugalian na lang natin bilang mga reform o kasama na lang sa ating liturgy. Gusto kong tanungin ngayong umaga, naunawaan mo ba ang sinasambit mo? Naunawaan mo ba kapag sinasambit mo, "I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord"? Naunawaan mo ba yung pangalawang artikulo? Na tayo ay sumasampalataya kay Jesucristo na buktong na anak niya na ating Panginoon? Kailangan mo unawaan natin ito, sapagkat hindi maaari na sinasambit natin ito nang walang kaunawaan. Sapagkat hindi tinatanggap ng Panginoon anumang bagay na hindi naayon sa pananampalataya, at ang pananampalataya lagi ay mayroong pagkaunawa sa kanyang mga salita. Pinaliwanag ng Lord's Day 11 kung anong ibig sabihin ng pangalang Jesus. At ngayon sa Lord's Day 12, pinapaliwanag naman ngayon kung anong ibig sabihin ng titulo o yung pangalang Kristo. Pinaliwanag ng Lord's Day 11 kung ano yung pangalang Jesus, ang ibig sabihin nun. At ngayon, sa Lord's Day 12, ipapaliwanag naman kung ano ibig sabihin ng titulong Kristo o yung pangalang Kristo. Ang tema natin sa umagang ito, si Kristo na punong propeta. Unang punto, ang pagtatalaga sa kanya. Pangalawa, ang kanyang gawain. At pangatlo, ang kanyang biyaya. Si Kristo na punong propeta. Unang punto, ang pagtatalaga sa kanya. Pangalawa, ang kanyang gawain. At pangatlo, ang kanyang biyaya.
Sa tanong ng katekismo, kung babalikan natin, ito ang sabi, bakit siya tinawag na Kristo na siyang pinahiran? Sa tanong na ito ng katekismo, agad na binigyang kahulugan ang pangalang Kristo o yung titulong pinagkaloob kay Christ, kay Hesukristo, yung pangalang Kristo. Na ang sabi ng katekismo, na ibig sabihin pala nito ay pinahiran o itinalaga sa pamagitan ng pagpapahid o pagbubuhos ng langis. Ito ang ibig sabihin ng Kristo, o sa Old Testament, ito yung Mesiyas. Yung Mesiyas na ito, yung Kristo na ito, yung matagal na inihintay ng Israel. At kilala nila ang Mesiyas na ito ayon sa mga pangako ng Panginoon, sapagkat buhat ng ipinangako ng Panginoon ang binhi ng babae sa Genesis 3:15, mula sa prinsipyong iyon ng pangako ay umusad ang lahat ng kasaysayan ng kapahayagan ng Diyos. Kung paanong ipinapahayag ng Diyos ang kanyang tipan sa iba't ibang salinlahi, ito ay nagmumula muna sa prinsipyo ng pangako ng tipan, ang binhi ng babae. At yung binhi ng babae nito, unti-unting pinapakita ng Panginoon at pinapaliwanag ng Panginoon sa Israel na ito ang tinatawag na Mesiyas o yung pinahiran o yung tinalaga ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapahid ng langis. At naunawaan niyo ng mga mananampalataya sa Old Testament, kapag sinabing Mesiyas o kapag sinabing pinahiran ng langis, ang ibig sabihin nito ay pagtatalaga. Sa Old Testament, ang mga propeta, hari at pari ay itinatalaga sa kanilang tungkulin. Gumagamit ng langis ang magtatalaga. Ginagamitan niya ng langis upang italaga ang isang hari, upang italaga ang isang pari, o upang italaga ang isang propeta. At yung langis na ginagamit, yung anointing oil na ginagamit, ito ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. Ito ay sumisimbolo sa gawa ng Espiritu Santo kung paano kinakwalify niya yung mga tao na itinatalaga sa kanilang mga tungkulin. At natatangi ang pagtatalaga kay Kristo, sapagkat yung pagtatalaga sa mga kalalakihan noon ay meron lamang sukat ng Espiritu Santo. Tinatalaga sila bilang hari. Ang binibigay sa kanilang anointing at gawa ng Espiritu Santo ay yung pagiging hari lamang, o yung pagiging pari lamang, o yung pagiging propeta lamang. At minsan merong mga itinatalaga na sa pamagitan ng Espiritu Santo ay binibigyan ng kakayanan na makapaghari, o maging pari, o maging propeta, maging yung mga reprobate ay ginagamit ng Panginoon sa mga tungkulin niyon. At binibigyan sila ng Espiritu Santo upang gawin silang kwalipikado sa mga gawain iyon. Hindi para iligtas sila, kundi alang-alang sa iglesia ng Panginoon sa Old Testament. Katulad na lang si Haring Saul, na hindi naman elect o hindi naman hinirang ng Panginoon, isa siyang reprobate, ngunit ginamit siya ng Panginoon upang maghari sa bayan ng Israel. At ito ay alang-alang lamang sa bayan ng Israel. Ngunit hindi tulad ng mga kalalakihan noon, na sila ay merong sukat lamang ng pagpapahid ng langis, o meron lamang sukat ng pagtatalaga ng Espiritu Santo. Ang ating Panginoon Jesucristo ay naiiba sa lahat, sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay hindi masukat ang Espiritu Santo na ibinigay sa kanya ng Diyos. Siya ay tinalagang hari, pari, at propeta. At natatangi yun sa kanya, sapagkat sa Old Testament, hindi pwedeng magkahalo-halo ang mga tungkulin ito, at ang mga tungkulin ito ay naiiba sa bawat isa. Ngunit sa Panginoong Jesucristo, ay ang lahat ng ito ay iisa sa Kanya. Ngunit ito ay meron tatlong aspeto ng pagiging hari, pari, at pagiging propeta. Walang sukat ang binuhos na Espiritu Santo para sa Kanya upang siya ay talaga sa mga gawain ito o sa mga tungkulin ito. Gumagamit ng langis sa Old Testament para sa pagtatalagang ito sa mga kalalakihan na ginagamit ng Diyos. At ang lahat ng ito ay sumisimbolo, yung pagtatalaga na ito at pagbabahid ng langis sa Espiritu Santo. Si Jesus ay pinuspos ng Espiritu Santo. Si Jesus ay tinalaga sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ay pinuspos ng Espiritu Santo.
At kailangan nating maunawaan na ang nagtalaga sa kanya ay ang Diyos. Inalaga siya ng Diyos mula pa sa walang pasimula. Wala pa ang saliga ng sanlibutan, wala pa ang iglesia, ay itinalaga na siya ng Diyos bilang hari, pari at propeta. At meron siyang isang katungkulan ng pagiging tagapamagitan at pagiging Kristo o pagiging ulo ng kanyang sambahayan o ulo ng iglesia ng Panginoon. Doon siya itinalaga ng Panginoon. At ang pagtatalagang ito ay mayroong tatlong aspeto, ang pagiging hari, pari at pagiging propeta. Itinalaga siya ng Diyos mula pa sa walang pasimula. Itinalaga siya ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Huwag tayong magkakamali na itinalaga lamang siya ng Ama. Na para bang ang anak ay subordinate o yung anak ay mas mababa sa ama? Hindi. Kapag sinasabi natin na si Kristo ay itinalaga ng Diyos o tinalaga ng Ama, ito ay nangangahulugan si Kristo bilang tao, hindi si Kristo bilang Diyos. Kaya nung siya ay tinalaga ng Diyos, ang nagtalaga sa kanya ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo bilang anak ng Diyos na magkakatawang tao o nagkatawang tao. Siya ay tinalaga mula pa sa walang kasimula. At siya rin ay itinalaga ng Diyos sa ating kasaysayan na sa pamagitan ng Espiritu, kung saan maalala ninyo, binautismohan siya ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ang kahuli-huli ang propeta ng Old Testament. At si Juan Bautista ay isa ring pari kagaya ng kanyang ama. At bilang pari at bilang propeta, ay itinalaga niya si Kristo bilang pari. At ang pagtatalagang ito ay sa pamagitan ng tubig na ginamit. At habang binabautismo niya si Kristo, ay bumaba ang Espiritu Santo at nagsalita ang Ama at naroon ang Anak. At ang sabi, ito ang kinalulugdan kong Anak, sa Kanya ako nalulugod. Ito ang minamahal kong Anak, ito ang iniibig kong Anak, sa Kanya ako nalulugod. At bumaba ang Espiritu Santo bilang sumisimbolo or ang Espiritu Santo bilang kapuspusan ng lahat ng karunungan at lahat ng kakayanan na ibinigay sa Kanya ng Diyos bilang tagapamagitan at bilang Kristo. At maihahalin tulad natin ito sa ginagawang pagtatalaga sa Old Testament. At sinabi nga natin na ang langis na yun ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. At ganun ang ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Kristo nung siya ay binautismuhan. Ibinaba ang Espiritu Santo bilang pagtatalaga sa Kanya bilang pari o bilang tagapamagitan ng Kanyang bayan. At huwag natin kakalimutan na ang pagtatalagang ito sa Kanya ni Juan Bautista ay para na rin sa Kanyang katungkulan o gawain bilang hari, pari at bilang propeta. Sa Old Testament, ang tinatalagang hari ay hindi dapat manghimasok o makisangkot sa gawain ng pagkapari. Kung ikaw ay hari ng Israel, hindi ka dapat nanghihimasok sa gawain ng mga pari. At hindi ka dapat yun. At sinusumpa ng Panginoon ang sinumang hari na manghihimasok sa pagkapari. At ito ang nangyari kay King Uzziah, na nanghimasok siya sa pagkapari at sinumpa siya ng Panginoon at pinaslang siya ng Panginoon. Ngunit ang isang hari ay maaaring maging propeta, katulad ni David. Siya ay isang salmista at isa siyang propeta na kanyang sinasaysay ang mga salita ng Panginoon. Kanyang sinasaysay magiging kamatayan ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin kasi ng pagkapropeta ay hindi yung sinasabi mo lang kung ano yung mangyayari sa hinaharap o ang pagiging propeta ay paggawa ng mga mirakulo. Iyon ang pagiging propeta. Ibig sabihin ng pagiging propeta ay pinuspos ka ng salita ng Diyos at mula sa puso mo, kung saan pinuno ng Diyos ang puso mo, ang kaluluwa mo ng kanyang salita, ay umiinit ang iyong loob hanggang sa ito ay iyong masambit at maipangaral sa kapulungan ng Diyos. Ikaw ay parang sisidlan na pinuno lang ng Panginoon at sa pamagitan ng init ng Espiritu Santo ay bumubukal mula sa ating mga puso ang mga salita ng Diyos. At si Haring David ay isa ring propeta.
walang masama doon. Ngunit hindi siya maaaring, manggimaso sa pagiging ang pari. Ang pari naman sa Old Testament ay hindi naman maaaring manghimaso bilang hari. O sino lang ang hari, yun lang dapat ang maging hari, at hindi maaaring manghimaso ang pari sa pamamahala sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng Israel. Hindi siya pwedeng manghimaso sa gawain ng pagkahari. Hindi siya pwedeng gawin niya yung ginagawa ng isang hari kung saan pinamamahalaan ang bayan ng Diyos. Ngunit ang isang pari ay maaaring maging propeta at the same time. Katulad ni Samuel, na isa siyang pari at isa siyang propeta. Maaring mangyari ito. Ngunit hindi siya maaring manghimasok sa pagiging hari. Ngunit si Kristo ang naiiba sa lahat. Sapagkat yung mga nabanggit natin sa Old Testament, yung lahat ng iyon ay puro picture lang ng darating na dakilang hari, pari at propeta. Sila ay mga maliliit na picture lang ng paparating na isang dakilang hari, pari at isang propeta. Si Kristo ay naiiba sa lahat. Sapagkat ang mga hari, pari at propeta noon ay mga picture lamang ni Kristo. Kapag dumating na yung katuparan ng picture, kapag dumating na yung katuparan ng lahat ng prinsipyo na meron sa Old Testament, ang lahat ng iyon ay nilipas na. At darating na ang katuparan at kaganapan kung anong ibig sabihin ng mga nangyayaring iyon sa Old Testament. Pinapaliwanag lang ng Diyos sa kanyang bayan ng Israel na kinakailangan ng Israel ang hari, pari at propeta bilang bayan ng Diyos. At lahat ng ito ay natupad sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na tayo bilang espiritual na Israel at bilang iglesia ng Diyos ay pinapaunawa sa atin ng Diyos na kinakailangan natin si Kristo bilang hari, kinakailangan natin si Kristo bilang pari, kinakailangan natin si Kristo bilang propeta. Kaya nga siya namatay at naglingkod sa kalooban ng Diyos at inialay ang kanyang buhay, kusang loob na inialay ang kanyang buhay bilang hari, pari at bilang propeta. Kinakailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. O kung sasabihin natin, siya yung dakilang office bearer. Na yung mga nakita natin sa Old Testament ay puro mga maliliit na office bearer lang. Na lahat ng yon ay nakadepende sa isang dakilang office bearer. Walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Na tayo bilang Israel ng Panginoon, tayo bilang bayan ng Diyos, ay kailangan natin maunawaan na tayo mga binanal ng Diyos ay nakatingin lamang at nakadepende lamang kay Kristo na itinalaga ng Diyos bilang hari, pari, at propeta. Sinabi ng katekismo na tinawag siyang Kristo sapagkat siya ay itinalaga ng Diyos Ama. Na hindi lamang pinaliwanag ng katekismo na itong ibig sabihin ng Kristo na siya ay pinahira ng langis, na ibig sabihin nito siya ay pinuspos ng Espiritu Santo upang i-qualify sa kanyang mga tungkulin, i-qualify bilang tagapamagitan at bigyan ng lahat ng otoridad pagiging office bearer ng Diyos o dakilang office bearer ng Diyos. Ngunit pinaliwanag din ng katekismo na tinawag siyang Kristo sapagkat siya ay itinalaga ng Diyos Ama. Kanina pinahapyawan na natin na ang nagtalaga sa kanya mula pa sa walang pasimula ay ang Diyos. At ang nagtalaga sa kanya sa sanlibutan, sa harap ng maraming tao, ay ang Diyos din. At ngayon, pagdidiinan natin na siya ay tinalaga ng Diyos Ama. Hindi ito tumutukoy lang sa unang persona, kundi ito ay tumutukoy sa buong pagka-Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Diyos, ang tatlong persona, ang nagtalaga kay Kristo bilang office bearer, bilang hari, pari, at propeta. Ang Diyos bilang tatlong persona na merong pakikisama sa kanyang sarili, merong covenant of fellowship within himself, meron siyang pakikisama sa kanyang sarili, ay nagpasya ang tatlong persona na kanilang itatalaga si Kristo bilang tagapamagitan at ulo ng tipan, bilang kapahayagan na nag-iisa at tunay na Diyos. At ang pagtatalaga na ito ay nahati sa tatlong aspeto, ang pagiging hari, pari, at propeta.
Ang kanyang pagiging office bearer o tagapagtangan ng mga tungkulin na iniatang sa kanya ng Diyos ay walang hanggan. Kinakailangan natin itong maunawaan. Na ang kanyang pagkapari, ang kanyang pagkahari, at ang kanyang pagiging propeta ay walang katapusan. Ito ay walang pasimula, at ito ay walang katapusan. Kinakailangan natin maunawaan ito sapagkat kung sabihin natin na tapos na ang pagliligtas, ibig sabihin, huminto na si Kristo bilang hari, huminto na si Kristo bilang pari at bilang propeta. Ang pagtatalaga kay Kristo kahit kailan ay hindi na matatapos. Sapagkat siya ay mananatiling Kristo, siya ay mananatiling Hesukristo magpakailanman. Ang kanyang pangalan ay hindi lilipas, ang kanyang titulo bilang Kristo ay hindi lilipas. Mananatili siyang office bearer ng Diyos. Mananatili siyang merong tungkulin na iniatang sa kanya ang Diyos. At ang tungkulin ito ay walang hanggan. Ang tungkulin niya ng pagiging hari, pari at pagiging propeta, alang-alang sa kanyang bayan. Hanggang sa walang hanggan, si Kristo ay mananatiling Kristo. Si Kristo ay mananatiling hari, pari at propeta. Ang pagtatalaga sa kanya, kagaya na sinabi natin, ay meron tatlong aspeto. Isa lang ang pagtatalaga sa kanya, isa lang ang kanyang office, ang pagiging office ng mediator, ang pagiging pagkakaroon ng tungkulin bilang isang tagapamagitan at tagapagligtas, yun yung office na iniatang sa kanya ng Diyos. Yung office ng pagiging ulo ng kanyang iglesia, yung nag-iisang office, nag-iisang tungkulin na iniatang sa kanya ng Diyos. Ngunit yung office na ito, yung pagtatalaga na ito ay merong tatlong tungkulin. Meron tatlong aspeto, ang pagiging hari, pari, at pagiging propeta. Ang lahat ng ito ay iisa lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito hiwa-hiwalay, kagaya ng nasa atin ngayon sa iglesia, na ang pagiging hari, yung elder, yung pagiging pari, yung deacon, o yung pagiging propeta, yung pastor, ay hiwa-hiwalay sila. Tatlong magkakaibang mga lalaki. Ngunit sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng ito ay nagkakaisa sa kanyang persona. Meron lamang siyang iisang office, ang pagiging mediator, ang pagiging tagapamagitan, ang pagiging ulo ng kanyang bayan. At ang office na ito ay merong tatlong aspeto, hari, pari at propeta. Pinuspos ng Espiritu Santo si Kristo upang gawin siyang karapat-dapat sa mga tungkulin ito. Malibang mapuspos muna siya ng Espiritu Santo, ay wala siyang karapatan na umiral bilang hari, pari at propeta. At wala siyang kapangyarihan at otoridad na gawin ang mga bagay na iyon. Malibang maitalaga muna siya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi siya karapat-dapat sa mga gawain ito. Malibang mapuspos muna siya ng Espiritu Santo. Sapagkat bilang Diyos na nagkatawang tao, ay kinakailangan mapuspos muna siya ng Espiritu Santo bilang siya ay nasa ilalim ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kung wala ang pagtatalagang ito sa pamagitan ng Espiritu Santo, si Kristo ay walang otoridad sa lahat ng kanyang ginawa at walang kapangyarihan ang lahat ng kanyang ginawa. Ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kamatayan, maging ang kanyang muling pagkabuhay na muli, at maging ang kanyang pag-akyat sa langit, at maging ang kanyang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay walang autoridad at walang kapangyarihan, malibang maitalaga muna siya ng Diyos. Anong autoridad ko bilang mangangaral, malibang maitalaga muna ako ng Panginoon? Anong autoridad ng ating mga elder ng pamahalaan tayo sa ating mga buhay at maging sa ating pangangaral, malibang maitalaga muna sila ng Diyos? Anong autoridad ng isang deacon na ipamahagi ang salita ng Diyos at ang kanyang kahabagan sa mga namumulila, sa mga balo at sa mga nagdurusa at nagdarahop sa buhay, malibang maitalaga muna siya ng Diyos? Ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan maitalaga muna ang Panginoong Jesucristo bilang pagpapatunay na siya nga ay nagmula sa Diyos. Bilang pagpapatunay na ang kanyang autoridad ay mula sa Diyos. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ay gumawa ng mga mirakulo bilang pagpapatunay na siya ay mula sa Diyos at ang kanyang pinapangaral ay nagmula mismo sa Diyos.
na pinapatotohanan ng mga mirakulong ito ang kanyang pananalita at sinasabi ng Diyos, ako mismo ang nangangaral at ipinadala ko si Kristo at sinugo ko si Kristo bilang mangangaral. At sa pamamagitan ng mga mirakulong ito, sinasabi ng Diyos na siya mismo ang siyang nagsugo kay Kristo ng merong buong otoridad sapagkat si Kristo ay tinalaga sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang dahilan nung itinalaga ang ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang dahilan kaya nagpa siya ang tatlong persona na italaga si Kristo bilang hari, pari at propeta. Na sa pagtatalagang iyon ay ang merong layunin ng Diyos. At ito ang layunin ng Diyos upang ganapin ni Kristo ang dapat niyang gawin bilang tagapamagitan. Merong iniatang nagawain ng Diyos kay Kristo na kinakailangan niyang gawin. Na kinakailangan niya itong gawin na merong kaugnayan para sa ating kaligtasan. Ito ay merong kaugnayan sa kaluwalhatian ng Diyos, alang-alang sa ating kaligtasan. At ang mga kinakailangan niyang gawin na itinalaga ng Diyos para sa Kanya, itinalaga ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay may kinalaman sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Na ang pagtatalaga kay Kristo para sa mga gawain ito, ang nasa isip ng Diyos ay ang pagtatatag ng Kanyang kaharian sa langit at sa lupa. Kaya nga nung dumating ang Panginoon sa Kristo, meron lagi siyang ipinapangaral ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan nun, sa prinsipyo ng layunin iyon, ay tinalaga siya ng Diyos bilang hari, pari, at propeta. May mga relihiyon na nagsasabi na si Kristo ay isang propeta lamang. Nang ibig sabihin nila dito, si Kristo ay tao lang. Si Kristo ay tao lang na itinalaga ng Diyos at sinugo ng Diyos. Kumbaga, kung ako ay sinugo ng Diyos, kapantay ko lamang si Kristo. Kapag sapagkat si Kristo ay sinugo rin ng Diyos at siya ay isang propeta lamang na katulad ko. Ang naiba nga lang, si Kristo ay namatay para sa sanlibutan, ngunit ako ay hindi ko makakayang mamatay para sa sanlibutan. Pero sa usapin ng pagiging propeta, ang sabi ng iba, kapantay lamang ng tao si Kristo sapagkat si Kristo, katulad ng mga nilalang, ay isa lamang nilalang. Yun ang pakawari nila at pakahulugan nila sa pagiging propeta ni Kristo. At ang iba ay tinuturing siyang rabbi o guro na sa kanya ang mga karunungan at mga propesya ng Diyos at meron siyang autoridad na turuan ng mga sambahayan ng Diyos. At ang tingin lamang sa kanya ng iba ay isang guro lamang na marunong at merong mga filosofiya na kamangha-mangha, merong mga gawa na kamangha-mangha at merong mga karunungan na kapakipakinabang sa araw-araw na pumumuhay ng tao. Ang tingin nila sa Biblia ay para lamang mga sets of rules. At tingin nila sa Biblia ay para lamang mga moral lesson na kapakipakinabang sa tao. Ang ibig sabihin ng pagiging propeta ng Panginoong Kristo ay siya ang lubos na naghayag sa atin ng lihim na panukala at kalooban ng Diyos patungkol sa ating katubusan. Yun ang sabi ng ating Heidelberg Catechism. Yun ang ibig sabihin ng pagiging propeta ng ni Kristo, na siya ang lubos na naghayag sa atin o naghahayag sa atin ng lihim na panukala at kalooban ng Diyos patungkol sa ating katubusan. Ibig sabihin, siya ang itinalaga ng Diyos upang maipahayag sa atin ang kalooban ng Diyos ng pagliligtas. Mga minamahal, wala kang ibang dapat malaman sa sanlibutong ito, wala kang ibang dapat malaman sa buhay nito, kundi makilala mo ang Diyos bilang tagapagligtas. Ang Biblia ay sapat para ipakita sa atin na ang Diyos ay tagapagligtas. Ang Diyos ang kaligtasan, ang Biblia ay sapat para sa lahat ng karunungang iyon. At ito ay naging sapat sapagkat ang lahat ng ito ay pangangaral ng Panginoong Kristo. Mula sa Genesis hanggang Revelation, ang lahat ng ito ay salita ng Panginoong Kristo. At hindi, wala tayong tinatapon sa lahat ng ito. Maging sa mga salmo, ang mga salmo ay salita ng Panginoong Kristo. Maging yung mga awitin na mga nauna sa ating mga banal,
na naisulat sa Biblia ay puro salita ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang lahat ng ito ay tumutukoy lagi sa Panginoong Jesucristo, nakasentro ang buong Biblia sa ating Panginoong Jesucristo. At ang karunungan na binibigay sa atin ng Biblia, lalo na ang pangangaral, lalo na ang pagsasalita ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng isang mangangaral, ang inihahayag sa atin ng Panginoon ay yung mga lihim na karunungan ng Diyos at kalooban ng Diyos patungkol sa ating kaligtasan. Malibang bigyan ka ng karunungan ng Diyos patungkol sa iyong kaligtasan, lahat ng karunungan na naunawaan mo sa Biblia ay walang pakinabang para sa atin. Walang pakinabang na maunawaan mo na si Kristo ay namatay sa krus. Malibang maunawaan mo muna na ang sa likod ng kamatayan ng Panginoon ay naroon ng kalooban ng Diyos na iligtas ka. Walang saysay para sa iyo ang pagtawid ng Israel sa dagat pula at hinati ito ni Moses. Walang pakinabang sa iyo, malibang maunawaan mo na sa pamagitan ng isang tagapamagitan na katulad ni Moses at mas higit kay Moses ay dadalhin ng tagapamagitan ito ang kanyang bayan mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan, na mula sa pagkaalipin ay ililigtas tayo ng Panginoon. At wala rin pakinabang sa iyo maging yung pagsasakataong tao ng Panginoon, maging yung pangako ng Panginoon sa Genesis 3:15, maging yung pangako ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 17, maging yung pangako ng Panginoon kay David. Walang pakinabang sa atin lahat yun. Malibang maipahayag muna sa atin yung karunungan ng pagliligtas, yung kalooban ng Diyos ng pagliligtas na Kanya itinalaga para sa atin. At ang nagpahayag nito sa atin ng ganap at nagpapahayag sa atin ito ng patuloy, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang propeta ng kanyang bayan. Sa orinal, siya ang nagpapahayag sa atin ng lihim na panukala at kalooban ng Diyos. Kapag sinabing lihim, ibig sabihin nito, si Kristo ang nakaunawa ng nilalaman, ng isipan ng Diyos. Sapagkat siya ang karunungan at salita ng Diyos, naunawaan niya ang nilalaman ng kaisipan ng Diyos. Na sa pamagitan ng Espiritu Santo, ay pinapahayag ng Espiritu Santo sa anak ang lihim na panukala ng Diyos at pinapahayag naman ng Ama sa anak sa pamagitan ng Espiritu Santo ang lihim na panukala ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang siyang salita at siya ang karunungan ng Diyos. Ipinahayag sa kanya ng Ama ang lahat ng karunungan upang ang karunungang ito ang kanyang maging layunin sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Mula sa kapahayagan ng Diyos sa kanya, mula sa karunungan na binigay sa kanya ng Diyos, dito kikilos ang Panginoong Jesucristo. Dito gagawa ang Panginoong Jesucristo. At hindi siya gagawa ng walang karunungan. Laging ginagawa ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Ama ng merong karunungan sapagkat ang Ama ang nagbigay sa kanya ng karunungan. Yun ang ibig sabihin ng pagiging propeta. Ang pagiging propeta ay ipagkaloob sa iyo ng Panginoon ang karunungan. At mula sa karunungan iyon ay sasambitin mo ang lahat ng salita ng Diyos kung ano yung sukat ng karunungan na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Sapagkat di ka pwede magsalita ng walang karunungan. At kinakailangan ng isang propeta ay pagpahayagan mo na ng Diyos ng kanyang mga lihim o ng kanyang mga kalooban. Tinapos ng Panginoong Jesucristo ang ating kaligtasan ayon sa karunungan at kalooban ng Diyos. Ngunit hindi lamang doon natatapos ang kalooban ng Panginoon na para bang pagkatapos tayong ligtas ng Panginoong Jesucristo mula sa kasalanan at diablo, na pagkatapos niyang mamatay para sa atin ay doon na natatapos ang kanyang gawain. Hindi lamang iyon. Siya ay sinugor din ng Diyos upang maipangaral sa atin ang kaligtasang pinanukala ng Diyos at itinalaga ng Diyos na nasa isipan lamang ng Diyos. O ibig sabihin nito ay lihim. Ngunit ngayon ay pinapahayag ni Kristo sa atin. Si Kristo ay hindi lamang namatay.
kundi si Kristo ay umiral bilang propeta at ipinahayag sa atin kung ano'y nasa isipan ng Diyos na lihim sa atin. Binuksan ng Panginoon sa Kristo ang ating mga mata at ipinahayag niya sa atin ang lihim na panukala ng Diyos sa pagliligtas at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sapagkat nung maunawaan natin ang kaligtasan ay nakilala natin ng Diyos, ang Diyos ang ating kaligtasan, si Jehovah ang ating kaligtasan. Ngayon ay ipinapahayag pa rin sa atin ng Panginoon sa Kristo ang kaligtasan ngayon. Ngayon ay pinapahayag pa rin sa atin ng Panginoon sa Kristo ang lihim na panukala ng Diyos ng pagliligtas. Ngayon, masasabi ba natin na siya ay simpleng propeta lamang? Na siya ay simpleng propeta na isinugo ng Diyos sa sanlibutan? Pagkatapos na ibuhos ng Panginoon sa kanya ang lahat ng karunungan, pagkatapos na masiyasat ng Panginoon sa Kristo, maging ang kaibuturan ng puso ng Diyos, maging ang kaibuturan ng nilalaman ng isipan ng Diyos, nalalaman niya ang lihim na panukala ng Diyos, sasabihin ba natin na si Kristo ay isang propeta lamang na parang tao? Ang totoo, siya ang Diyos mismo. Si Kristo ang Diyos mismo na nagkatawang tao, na nauunawaan ang mga lihim na karunungan ng Diyos sapagkat siya ang Diyos mismo. Nalalaman niya ang lihim na panukala ng Diyos sapagkat siya ay Diyos mismo na nagkatawang tao. Hindi siya tao lang, siya ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao. At ibinuo sa kanya lahat ng karunungan ng Diyos sapagkat siya mismo ang Diyos. Siya mismo ang karunungan. Siya mismo ang katotohanan. Siya mismo ang liwanag. Sa kanya binuhos ang lahat ng ito at binuhos sa kanya ang Espiritu Santo na nagahayag ng lahat ng lihim at panukala ng Diyos. At siya ay meron ngayong buong autoridad, buong kapangyarihan na maipahayag sa atin ang mga lihim na panukala ng Diyos patungkol sa ating kaligtasan. Wala tayong ihilingin pa na maunawaan kundi ang ating kaligtasan at buong otoridad niyang ipinahayag sa atin to upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Si Kristo ay naparito bilang kapahayagan ng Diyos at dapat natin maunawaan yun. Buong buhay niya ay nakasentro sa kalooban ng Diyos. Buong buhay niya ay nakasentro lamang sa kalooban ng Diyos. Wala siyang gagawin at sasabihin na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Wala siyang gagawin at sasabihin na walang kinalaman sa kalooban ng Diyos ang pagliligtas. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang sinambit at pinangaral ay laging merong kaugnayan sa ating kaligtasan sapagkat siya ang kapahayagan ng Diyos. Siya ang kapahayagan ng Diyos ng kaligtasan. Siya ang kapahayagan ng Diyos ng katubiran, ng kabanalan, ng tipan ng Panginoon. Kaya wala siyang ginawa, at wala siyang sinabi, wala siyang pinangaral na walang kinalaman sa ating kaligtasan. Laging merong kinalaman sa ating kaligtasan. Ang totoo, nung pinapangaral niya ang ating kaligtasan, nung kanyang ginagawa ang ating kaligtasan, totoong natupad nga ang ating kaligtasan. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoon. Malalaman niyo na ang isang propeta ay mula sa akin kapag ang lahat ng kanyang sinabi ay natupad. At lahat ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, mga minamahal, ay natupad. Isa yung patunay na siya ang punong propeta ng Iglesia. Sa kanya nakadepende ang pagiging propeta ni Adan sapagkat si Adan ay tinalagang propeta ng Diyos na nalalaman niya ang mga katotohanan ng Diyos at pinaunawa sa kanya ang mga katotohanan ng Diyos at pinapakita sa kanya mga mata ang mga katotohanan ng Diyos, katotohanan ng paglikha, katotohanan ng tipan ng Panginoon, lumalakad ang Diyos na kasama niya. Si Adan ay tinalagang propeta. At nakadepende yung pagiging propeta ni Adan kay Kristo. Nakadepende yun kay Kristo. Na kahit naging propeta ng Diablo si Adan, na sa pagiging propeta ng Diyos, dahil sa kanyang pagtalikod, pagkahulog sa kasalanan, siya ay naging propeta ng Diablo, naging propeta ng kasinungalingan, naging mapagmahal sa kasinungalingan at naging mapagmahal sa kadiliman. Na kahit yung tagpong iyon, kahit yung tagpo na tumalikod si Adan at naging propeta ng Diablo,
Ito ay hindi nakaapekto sa pagiging propeta ng Panginoong Kristo. Hindi nagkataon na si Adan ay nahulog sa pagkakasala at naging propeta ng Diablo. Merong layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay maipayag si Kristo bilang dakilang propeta at bilang punong propeta na sa kanya nakadepende ang lahat ng pagiging propeta sa Old Testament hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Hindi nagkataon na nahulog si Adan sa pagkakasala. Mula sa pagkahulog sa kasalanan, umusad na ang kasaysayan upang maglingkod kay Kristo, na ang lahat ng kasaysayan, ang lahat ng pangangaral, ang lahat ng kapahayagan ng Diyos, ang lahat ng ito ay nakasentro kay Kristo bilang isang propeta. Bilang Kristo na naglalaman at nagtatanga ng lahat ng katuwiran, lahat ng katotohanan at lahat ng kabanalan ng Diyos. Sa Kanya nakasentro ang lahat ng nangyari sa Old Testament, mula sa pasimula ng lahat ng bagay hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap, sa Kanya nakadepende ang lahat ng bagay. Ang lahat ay umiikot sa Kanya bilang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng serpente. Na lahat ng pangaral ng Panginoon sa Old Testament, lahat ng iyon ay nagagaling sa prinsipyo ng pangako ng Diyos, ng binhi ng babae. Ang lahat ng propeta, siya ang pinapangaral at ginagamit ni Kristo maging mga propetang ito upang siya mismo ang mangaral sa kanyang bayan. Ginagamit niya yung bibig ng mga propeta upang siya mismo ang mangaral sa kanyang bayan. Siya ang mangusap sa kanyang bayan. At sa New Testament, nangaral si Kristo at isinugo niya ang mga apostol para sa gawain ng pangangaral. Kanyang binuhos ang Espiritu Santo upang dalhin tayo ang kanyang iglesia sa lahat ng katotohanan. Katotohanan patungkol kay Kristo, katotohanan patungkol sa kanyang persona at sa kanyang mga gawa. At ang Espiritu ay laging merong layunin na dalhin tayo sa pagkakilala kay Kristo. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo, lagi siyang merong layunin na tayo ay dalhin sa pagkatuto, pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Bilang ang Panginoong Kristo ang nagtatangan ng salita ng buhay bilang isang propeta. At ngayon, patuloy na umiiral ang Panginoong Kristo bilang propeta. Siya ang kinakatawan ng mga pastor. Siya ang kinakatawan ng mga mangangaral upang si Kristo ay makapagsalita sa kanyang iglesia. Ginagamit niya maging mga pastor na nakadepende lamang sa kanya kung anong sinasabi ng kanyang kasulatan at kung ano ang gusto sabihin ng Espiritu Santo sa pamagitan ng kanyang kasulatan. Sa kanyang iglesia, siya ang nagsasalita ngayon sa umagang ito. Bagamat ang nakikita niyo ay isang lalaki na nagsasalita sa inyo, ngunit sa umagang ito, ang naririnig niyo ay ang Panginoong Kristo na nangungusap sa atin bilang isang propeta. Sa pamagitan ng tapat na pangaral, patuloy na nangungusap si Kristo sa atin patungkol sa lahat ng mga bagay na dapat mong malaman patungkol sa iyong kaligtasan. Siya yung nagpapahayag sa atin sa umagang ito ng mga lihim na panukala ng Diyos ng kaligtasan para sa atin. Nang kalooban ng Diyos sa iyo, bagamat tayo ay naghihirap at nagdurusa at merong kapighatian sa bawat takbo ng ating buhay, ay naroon ang mabuting kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaligtasan. Na maging tayo na dumaraan sa maraming doctrinal controversy, ang kalooban lagi ng Diyos at pinapangaral sa atin ng Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng comfort sa anumang pinagdaraanan natin ay ang kalooban at panukala ng Diyos ng kaligtasan. At sino mang magmamatigas sa salita ng Panginoon bilang siyang propeta na mayroong buong otoridad at kapangyarihan ay hahatulan ng kamatayan at kaparusahan. Pagkat si Kristo ay puspos ng kapangyarihan at autoridad. Yun ang sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 18. O sino bang hindi makikinig sa propeta na aking itinalaga ay kanyang papatayin. Si Kristo ay pinuspos ng kapangyarihan at autoridad ng Espiritu Santo. At sino bang hindi tatalima sa kanyang salita ay ahatulan ng walang hanggang kamatayan. Ang tungkuling ito ni Kristo bilang propeta ay isang gawaing mapagbiyaya. Hindi ito isang gawaing merong pagmamalupit. Bagamat merong mga propeta noon na nagmamalupit sa kanyang bayan, merong mga propeta na hulaang propeta na sa halip na pagpalain ng bayan, na sa halip na i-confront
ang bayan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan ay nagsasalita pa ng kapayapaan, kapayapaan, kaya wala namang kapayapaan. Ang pagiging propeta ng Panginoon ay mapagbiyaya. Ito ay walang hayop, walang halong pagpapakunwarian, walang halong galit sa kanyang bayan. Ibig sabihin, ang kanyang salita ay laging malumanay pag sinabing ito ay mapagbiyaya. Ito ay nagsasambit lagi ng kagandahan ng Diyos. Ito ay lagi nagsasambit ng kalooban at mabuting kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang totoo, ang kanyang salita ay laging nagbibigay buhay. Yun ibig sabihin ng mapagbiyayang salita. Na ang pagmapagbiyayang salitang ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Dati tayo nasa kadiliman, dati tayo mga patay, at nung nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso, nagkaroon tayo ng buhay. Kagaya ng pagsasalita ng Diyos sa unang araw ng paglikha, magkaroon ng liwanag. At ang salitang iyon ay yung ating Panginoong Jesucristo. At nung nagsalita ang Panginoon sa ating mga kaluluwa ng mga patay, sabi ng Panginoon magkaroon ng buhay at nagkaroon nga ng buhay sapagkat ang salitang ginamit ng Diyos ay si Kristo mismo na ating propeta. Sa oras na dumating ang salita ng Diyos sa ating mga puso, ito ay lumilikha sa atin ng pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan. Walang pagdududa na kapag dumarating ang salita ng Diyos, lagi itong nag-create sa atin ng pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan sapagkat sa ating mga sarili ay hindi natin kayang gawin ng mga iyon. Kinakailangan na merong gumawa nito para sa atin. At ang gumawa nito para sa atin ay ang Diyos. Na sa pamagitan ng pagdating ng salita ng Diyos na ating propeta, ay lumikha ang propetang ito sa atin ng pananampalataya at ng pagsisisi ng kasalanan. Bakit kailangan natin manampalataya? Bakit kailangan natin magsisisi ng kasalanan? Sapagkat nilikha na yun ng Diyos sa atin. At anumang likha ng Diyos ay buhay. Sapagkat yung dinamit niyang kapangyarihan ay ang kanyang bugtong na anak na salita ng buhay. Dadaloy mula sa atin ang pananampalatayan ito. Dadaloy mula sa atin ang pagsisising ito ng kasalanan. Sapagkat una tigit sa lahat, ang faith at repentance ay gawa ng Diyos sa atin. At siya ang kumikilos sa atin upang ang mga ito ay makita natin ng lubusan. Makita natin ito sa ating mga mata at mapatatag ang ating mga pananampalataya. Na makita natin na ang pananampalataya ang binigay sa atin ng Diyos ay buhay. Kaya namunga tayo ng pananampalataya at namunga tayo ng pagsisisi ng kasalanan. At kapag narinig natin ang pangaral ng Ebanghelyo, sa oras na binuhay ka ng Diyos at marinig natin ang pangaral ng Ebanghelyo, yung kanyang nilikha sa ating puso, yung pananampalataya at faith at yung repentance, yung faith at repentance na nilikha ng Diyos sa ating mga puso. Kapag narinig natin ang pananampalataya, ay iiral ito at makikita natin sa ating mga buhay bilang patotoo ng pananampalataya. Bilang pagpapatunay na ang pananampalatayang binigay sa iyo ng Diyos ay buhay. Hindi ito kondisyon para tanggapin ka ng Diyos. Ang totoo, tinanggap ka na ng Diyos. At alang-alang sa iyong budhi, binigyan ka niya ng pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan upang bigyan ka ng katibayan na yung pananampalatayang binigay sa iyo ng Diyos ay buhay. Ngunit sa mga nagmamatigas at hindi sasampalataya, ang punong propetang ito ay may bibig na puno ng tabak at apoy. Ang Panginoong Jesucristo bilang propeta ay punong-puno ng tabak at apoy. Nagniningas na apoy. Kanyang papagmamatigasin pa ang kanilang mga puso na hindi sumasampalataya sa kanya sa oras na maipangaral sa kanila ang Ebanghelyo ng kanyang kamatayan. Na sa pamagitan ng parehong ebanghelyo na nagligtas sa atin, ay yun din ang ebanghelyo na gagamitin ng Panginoong Jesucristo upang pagmatigasin ang mga hindi sumasampalataya sa kanya. Sapagkat siya ay hindi lamang isang propeta, siya ay isang makapangyarihan at puspos ng otoridad na propeta. Bilang makapangyarihang propeta at guro, siya ay maghihiganti sa bawat pangangaral na isinasawalang bahala at niyuyurakan ng marami. Siya ang maghihiganti para sa kanyang salita. At doon sa krus ng Kalbaryo, malinaw niya ipinahayag bilang propeta
ang malaking pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Ngunit naroon din sa krus ng Kalbaryo ang kapahayagan ng Panginoong Jesucristo. Ipinahayag ng Panginoong Jesucristo ang katarungan ng Diyos para sa mga hindi mananampalataya. Pinahayag ng Panginoong Jesucristo ang malaking biyaya ng Diyos para sa atin, at doon din ipinahayag ng Diyos ang walang hanggang katarungan ng Diyos laban sa mga hindi mananampalataya. Amen. Ama namin Diyos, salamat po sa inyong salita at salamat po sa inyo pong pagkilos sa amin bilang aming punong propeta. Dalangin namin, O Diyos, sa patuloy mo ipahayag sa amin na inyo po ebanghelyo at patatagin niyo po ang aming mga pananampalataya alang-alang sa aming Panginoong Jesucristo. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.